Paul, ano eh, it's a fact naman na sa San Miguel hindi ka limited minutes, but before your stay with San Miguel, nung nasa Blackwater ka, talagang parang doon talaga yung doon ako doon mo nakuha yung break mo eh. I mean, after mo sa EBL, talagang sa Blackwater doon ka nagshine. So, will we see the same kumbaga performance from you yung Blackwater days dito sa NorthPort, or in a way, hindi rin naman magiging madali yon? First of all, gusto ko rin magpasalamat sa organization, lalo na kay team owner Giselle C and team governor Philemon C, na magkaroon sila ng interest na kunin ulit nila ako. May lumabas pa nga ang article ng January 3, napipirma na ako sa kanila. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa binigay nilang break noong 2018 sa akin, na doon ko na napakita yung na kaya ko pala maglaro sa PBA as a neophyte sa league na yun. And fast forward 2023, may interest pa rin silang kunin sa akin. Well, when it comes to performance, naniniwala ako na after my stint with San Miguel, I have learned a lot of things, especially practicing and playing against the top guards sa PBA, like sila ng time na yun, si Kuya Alex, si Cap Chris Ross, and then si Terence dumating, and ngayon, tapos ngayon nandyan dumating si TJ, Jericho, si Robbie, and siyempre yung si Marcio, yung mga stalwarts ng team. Sa tingin ko marami akong natutunan. And sana ma-apply ko this conference sa NorthPort na matulungan ko yung team. And ma-replicate ko or even madagdagan ko pa yung performance ko ng 2018. Paul, siguro finally, no? How would you describe naman your stay with San Miguel? I'm sure marami ka natutunan, as you mentioned, na guarding against some of the top guards in the league will help you moving forward. So, how would you describe your stay with in San Miguel? Well, unang-una, it's a dream come true. Kasi growing up, I was really a fan of San Miguel. Noong 90s, pinapanood ko sila. Naalala ko si Mike Mustre, nakashoot siya ng 3 points. Tapos pag-shoot na lang ng 3 points yung game-winning shot niya, pinulikat siya. Yun yung naalala ko. Tuwang ako noon. Ayan, si Mike Mustre, isa sa pinaka-favorite ko na na player ng San Miguel man. Tapos, minsan nakakasalubong ko si Dynamite Danny sa Makati. Sabi ko, Kuya Danny, you're still one of my idols. I watch you growing up sa PBA and with San Miguel. Siyempre, yung pag magsusuot ka ng jersey ng San Miguel, very legendary yung jersey nila. So it comes with, also with great pressure minsan. Kasi sa sobrang daming dynasty ng San Miguel na pinagdaanan, pati sa mga great players na gumamit ng jersey na yun, ang masasabi ko, very memorable. And I'm very thankful na naging part ako ng San Miguel. And nakapag-champion pa Oo nga. during my stint. Though, siyempre, very loaded talaga yung lineup ng San Miguel eh. Pero very happy ako. Wala akong regret kasi it's a once in a lifetime experience. Okay. Paul, baka may yung mga manonood nito, baka may gusto kong pasalamatan, mga ganon. Your chance. Hindi, unang-una nagpapasalamat ako sa San Miguel. During my stint with San Miguel, wala akong masabi. Inalagaan nila kami. They treated us fairly whether you're playing or not. Kasi ang treatment nila sa players ng San Miguel is equal eh. Kasi lahat kayo magagaling dun Tapos yan sila Boss RSA, si Boss Al,
And syempre si Coach Robert noon, we're very thankful for for giving me the chance to play for their team. And also sa mga teammates ko, nagpapasalamat ako sa kanila sa mga natutunan ko sa kanila. And even the friendship stays the same kahit di na kami magkakasama. And nagpapasalamat din ako sa NorthPort for taking me as part of their team na. And sa mga fans ng PBA na sumusubaybay sa din sa nangyayari sa akin during the off season, whether positive or negative yung comments nila, it just shows yung concern nila sa players and yung activity nila sa liga, na nabubuhay na yung liga natin after this pandemic. And syempre sa inyong media yung mga article na lumalabas, salamat sa inyo. And hopefully sana yung mga bagay na masuklian ko pag naglalaro na. And syempre lastly, magpapasalamat ako sa inner circle ko, sa family ko, sa decision na ginawa ko na I chose to try the free the free agency. Kasi nasa stage na ako ng career ko na malapit na akong papunta na ako ron, tumatanda na ako. So gusto ko na makapaglaro and mapakita ko na yung best years ko, hopefully. And lastly, nagpapasalamat ako sa agent ko, si Tito Ed Ponceja. Kaya nag-close ng deal, actually, and thankful ako na hindi siya bumitaw. Hindi kami parehong bumitaw. And thank you. Okay. Paul, maraming salamat ah. Good luck. Thank you, Kuya Ruben. See you Sunday.